Hello, magandang gabi po. Magandang gabi, araw po ng Biyernes ngayon. So ngayon po ay atin pong ibabahagi kung paano ba natin malalaman kung ang mga bagay na nandyan sa ating loob pala ng ating tahanan ay may nakadikit na palang kamalasan o negatibong enerhiya. Paano ba natin ito matukoy? Kasi minsan hindi natin alam na yung palang mga ginagamit natin sa ating mga tahanan ay hindi natin alam. Kaya minsan ang ating tahanan ay parang puro na lamang kamalasan ang mga nangyayari. Ang hindi natin alam ay isa pala sa ating mga ginagamit or mga furniture natin sa bahay ay may nakadikit palang malas. Karamihan sa mga kagamitan na nakakapit ang sumpa ay mga precious or may halaga, tulad na lamang ng mga heirloom, furniture, at mga statue. Doon po kadalasan nakadikit ang mga kamalasan o mga negatibong enerhiya. Kadalasan, ang isang bagay na kinakapitan ng sumpa or malas kahit hindi mo man intention ng, or hindi intention ng isang tao, ang mga negatibong emosyon tulad ng galit, kung ikaw ay laging galit or laging nasusuklam, ay maaari rin kumapit sa mga gamit or sa mga belongings ng isang tao. Ang negatibong enerhiya tulad na lamang ng sumpa at kamalasan na nakadikit o nakakapit sa isang bagay ay lumilikas at nananahan sa atin dahil tayo ay may energy field. Paano ba natin matutukoy kung ang iyong bagay na iyan ay may nakakapit na sumpa or malas? Paano ba natin malalaman if ever na bumili ka ng isang bagay, lalo na sa mga antique o sungusukuyan yung mga matatagal ng bagay na nabibili natin. So, halimbawa lamang po, tayo ay bibili ng isang lumang jewelry box. Gustong-gusto natin yung jewelry box. Bago mo nakita yung jewelry box, ang ganda ng iyong pakiramdam or ang saya-saya mo. Tapos nung nahawakan mo ang bagay na iyan, ay bigla kang nakaramdam ng pagkahilo or biglang sumama ang iyong pakiramdam. It means po, ang bagay na iyan ay may nakaaktibat na sumpa or malas. Yun po ang isa kung paano natin malalaman kung iyon ay may sumpa. Ang epekto nito ay pangmatagalan. Ang namaari ng mga bagay na may nakadikit na sumpa ay nagdudulot ng palagiang pagka-aksidente at pagkakasakit. So, if ever na nabili nyo ito at lagi na lamang may disgrasya sa inyong bahay, laging may nagkakasakit, alam na po natin. Laging nag-aaway or hindi ka makatulog, lagi kang nagiging balisa, lagi kang kinikilabutan, masama ang iyong pakiramdam at lagi kang binabagungot. Yun po ang isang tawag nito. Paano po natin malalaman na yung mga kagamitang nabili mo na nung hindi mo pa naman binili yung bagay na yun ay maganda naman ang takbo ng buhay mo, tapos nung bigla mong binili yung bagay na iyon, ay bigla na lamang itong nagkakaganoon. Paano ba natin tanggalin ang malas na ito or ang sumpa na ito? Ito po ay natutunan ko pa sa aking kaibigang antique dealer. Bilang antique dealer, bahagi na ng buhay ng aking kaibigan ang makahablubilo sa mga antigong kasangkapan at alahas. Excuse me. Katunayan, ang kanilang bahay ay nagsisilbay nilang shop. Ang kaibigan ko rin mismo ang nagsabi na bagamat skeptic siya pagdating sa paranormal, hindi niya ikinakaila na may nararamdaman siyang kakaiba at kilabot na hindi mapaipaliwanag. Karamihan sa mga antikong bagay sa ganyang shop ay may nagtuturo sa kanya upang matanggal ang anumang malas o sumpa sa bagay na iyon. Excuse me. Ito ay kailangan hugasan ng tubig na may asin. So if ever na bumili ka ng mga antique or mga second hand na gamit, bago mo ito ipasok para po makasigurado, ay hugasan niyo po muna ng
tubig na may asin upang mawala ang malas or ang sumpa na ito. Ito ay dapat mong ugaliin. Dapat po talaga nating ugaliin. Tuwing tayo, lalo na po sa mga sikanhan, bago po natin ipasok ang mga bagay na ating nabili sa mga sikanhan or mga antik, dapat po bago nyo ipasok, huwag nyo po munang hayaang maipasok nyo ito sa bahay nyo na hindi pa ninyo ito nahuhugasan ng asin upang makaiwas tayo sa mga kamalasan o sumpa na makapasok sa ating tahanan. Bukod sa asin, ay maaari din tayong gumamit ng mga herb tulad ng hyssop. Ang hyssop ay itinuturing na ultimate cleansing herbs. Isa po iyang herbs. Ang kampangyarihang taglay ng hyssop ay suportado ng Biblia. Katunayan, ito ay nababasa sa Psalm 51:7. Linisin ako ng hyssop. At ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging lalong maputi at nail. Yun po. So, pwede po tayong gumamit ng hyssop na herbs. At pero ang dapat po natin ang asin na may tubig. Upang maiwasan natin ang anumang malas, dahil marami po sa atin talaga ang mahilig bumili ng mga antigong mga kagamitan or mga second hand. Syempre minsan may nakikita tayong second hand na magaganda pa naman at talagang gustong-gusto nating bilhin. Para bago natin binili yun, hindi natin alam kung sino ang may-ari nito, kung ano ang history ng may-ari ng gamit na yon. Kaya para po tayo ay makasigurado, bago natin ipasok sa ating mga tahanan, bago natin ito i-display, kung ito man ay pang-display, bago natin ito suot, kung ito man ay alahas, or basta bago natin ito gamitin sa loob ng ating bahay, bago po natin ito ipasok, hugasan po muna natin ito ng tubig na may asin upang maalis or mawala ang negatibong nakakapit, ang negatibo, sumpa, or kamalasan na nakakapit sa gamit na iyan. Nawa po ay nakatulong ito sa inyo upang hindi po pasukin ng kamalasan ang ating kabahayan or ang ating tahanan at laging manatili ang pagkakaisa, pagmamahalan sa ating buong pamilya. At syempre, pag mayroong pagmamahalan at pagkakaisa, masaya ang buhay. Masaya po ang ating buhay. Yun po lamang. Magandang gabi po sa ating lahat.